Ito, Idol Rafi, makakausap niyo nga po muli. Ito pong si Tony Fowler. Humihingi po siya ng tulong na makausap yung dati niyang karelasyon, Idol Rafi, na wag na po sana siyang magparinig sa kahit ano sa social media nito tungkol po sa anak niya. At gusto na rin po mabawi niya yung dalawang kotse daw po na binili niya. Dito po kay okay. Rob Moya. Miss Tony, long time no see, long time no hear. Hello po, nandito na naman po ulit ako sa inyo, Sir Rafi. Ma'am, this time, iba na naman yung reklamo nyo. Iba na dun sa una. Yes po, yes po. Sige, go ahead po ma'am. Ikwento nyo na po ma'am, Miss Tony. Yun po, kasi hindi ko na po nakakontakt po yung ex ko at nagkaroon po kasi kami ng usapan na dalawang bagay. Opo. At hindi po isa, at ang huling hiling ko po kasi sa kanya is huwag pong babanggitin ang pangalan po ng anak ko. Mm-hmm. Lalo po mga videos sa YouTube o kahit na ano content sa social media. Dahil po syempre kung sa ibang tao mabanggit man ang anak ko dahil iba po ay kilala, okay lang naman. Pero bilang siya po na tumayo kahit papanong naging daddy-daddy po ng anak ko, sana po wala pong ganun. Napanood ko po kasi nung isang gabi lang po na nagkaroon po kasi kami ng issue sa pera namin, sa mga pinaghirap namin, sa mga napundar. Ang nangyari po kasi, nung nag-iwalay po kami, ako po yung tatrabaho talaga sa amin more on, napunta po sa kanya 4 na sasakyan. At ako po punta. Then ang nangyari, nag-live po ako, na-explain ko na po sa mga tao na wala po akong kukunin. Then sabi ko, nung andam niya pa rin nilalabas, sabi ko po for the last time, huwag pong babanggitin po yung pangalan ng anak ko o nung kaanuman. Kasi nagbubukunta po yung anak ko sa paghiwalay po namin at medyo pa po siya okay. Okay. So, ginamit po yung anak ko for content na pinagtatawanan po nila ng kaibigan niya na parang ibabalik yung vault kay Tyrone niya. Binanggit nila yung pangalan. So, yun nga po, hindi ko po makita kung ano po yung part na nakakatawa po doon. Kasi nagkaroon po kasi kami ng issue before na meron po kaming 3M na ipon para kay Tyrone niya. At bigla na lang po ako nagulat. Pag-check ko po kasi sa ATM ko po, 200,000 na lang po. Oh. Ang laki nawala. Apo. So nawala po yung 2.7. And then pag-check nyo po sa inyong ATM, 300,000 na lamang. So 2.7 po nawawala. Yes po, 200,000 something na lang po. At 200 something na lang. Okay, yun na nga, 2.7 plus ang nawawala. Okay, sige. Tapos po ma'am, kinausap niyo po siya. Yes po, kinausap po siya noon na nagkapatawaran pa rin po kami. Pero may mga nangyari pa po na iba na lumabas na rin po sa social media at na nasettle eh. Nagkapatawaran pa noong una. Kaso nga lang, bandang huli, ang pinaka naging dahilan ng relasyon namin, marami eh. Kumbaga, paghiwalay, pinapili niya ako kung ate ko o siya, lahat na po. Bakit, ma'am, una, dalawang po question. Sorry na ma'am sa interruption. Una, saan daw niya po dinala yung 2.7 million something? And then pangalawa, bakit na kaladkad yung pangalan ng ate niyo? Kasi po, nagkaroon po ng mga problema both sides. Hindi po talaga okay ang ate ko sa kanya dahil nakakaramdam na po talaga na lagi po kasi namin na pag-aawayan ng pera at marami naman po ang ebidensya na never pong dumapo po sa kamay ko ang ATM ko. Ilang beses po kami nag-away na umiiyak ako sa kanya, sabi ko sa kanya, gusto ko namang maramdaman ko ano yung pinatatrabahuhan ko, na mahawakan ko man lang ibigay niya sa akin yung ATM ko. Then after noon, magbabago siya isang araw lang, isang buwan ng max, sa kanya na ulit, siya na ulit. Ang sinasabi niya kasi, siya ang umaasikap sa labas at ako sa bahay. Hanggang sa nagugulat na lang ako na nagiging ganun na lang po ang pera sa bangko. Okay, tingnan mo na. Bakit nyo bang pinapayagan na hindi kanya pinapahawak ng pera? Eh, pinagpaguran mo nyo po yun. Eh, ilang beses ko na po siyang kinausap doon, Sir Rafi. Pero alam niyo na, pagdating sa pag-ibig, medyo tatanga-tanga tayo minsan. Kaya nabulag ka sa mga sorry, sa mga magbabago na ako. Actually, Sir Rafi, hindi nga po yun ang dahilan ng paghihiwalay namin. Ibang bagay pa. Kasi napatawad ko pa po siya sa part na yun. Ah, okay. Ano po yung pinakadahilan? Ang pinakadahilan po kasi, nagkaroon po kasi ng naging problema sa bahay na may nakasama po na ako na kasama sa bahay na buntik po akong maray po ng time na yun. Tapos ang nangyari, ang ginawa niya, wala pang 12 hours, napatawad niya na. And kumalat at sinabi ko na po ito sa social media noon. Tapos ang nangyari, hindi pa din, iniwan niya ako. Nag-New Year ako mag-isa, hindi ko siya kasama. Kasama ko lang family ko. Then nangyari, after noon, tinry niya maging okay hanggang sasabi niya hindi daw talaga niya kaya. At pinapapili niya ako kung ate ko o siya. Kasi ang ate ko ayaw na talaga sa kanya. Okay. Sabi niyo po, muntik na kayo ma-rape. Pero baliwala lang sa kanya sa halip na magalit siya, tugising kung sino man yung may kagagawa noon.
parang kinawalang bahala lang niya yon? Yes, nagalit naman po siya noon. At ang sabi ko, wag po siya mag-react. Kasing taong po yun, hawak po lahat ng YouTube account channels po ng buong Toro family, kami pong pamilya. So, ang nangyari, sabi ko, wag ka muna mag-react, baka i-delete, paano ang buhay natin, paano ang nagkakakitaan natin, wag ka muna mag-react. Pero wala pang 12 hours, napatawad niya na po. Eh, ako ang point ko, no, nagalit ako, sabi ko, bakit mo pinatawad? Ikaw ba asawa mo mabastos ng ganun? Dahil palagi po kasi siyang wala. Kaya po nangyari yun. At lagi ko pong iniiyak sa kanya na palagi po siyang wala. Okay. Alright. So, nung sinabi niyang patawarin na after 12 hours lang po kanyo, mabilis lang, ano po naging reaksyon niyo? Hindi kayo nagalit sa kanya na... Teka mo, naloko ka. Itong ginawa sa akin, parang wala lang sa'yo. Sir Rafi, hindi ako po yan. Sobrang umiyak po ako. Talagang away kami, pero nag-walkout pa po siya. Nag-walkout po siya, then after nun, humingi ulit ng kapatawaran, tapos after, naging okay pa kami. Kumbaga, isipin mo, nagka problema na po sa pera, nagka problema na po sa ganong part. Tapos, ang nangyari, bandang huli, hangin po ako for almost 2 weeks kung gusto niyo pa bang ituloy yung may kami. Kumbaga ako lang po yung nag-antay, pero hindi po ako naghabol sa kanya. Hinayaan ko lang kung anong desisyon niya. At ang nangyari po, hindi na doon talaga, wala na. So, hinayaan ko na po siyang maglipat. Tinulungan ko po siyang maglipat ng bahay. Doon po sa bank account ninyo na sabi nyo may 3 million savings, kanino po nakapangalan yung account? Sa akin po. Paano po siya nakapag-withdraw? Alam niya po kasi yung password eh. Pero binigay niyo po yung password sa kanya? Opo, kasi ang akala ko po kasi pag mag-partner kayo, pinapractice nyo as parang mag-asawa na kung anong akin, hindi din sa'yo. Tama, konjuga, parang konjugal na. Ano sa'yo, sa akin, sa'yo. Kaso, sa kasong ito, more on siya ang nagkikinabang ng marami sa'yo at ikaw wala ka nang papakinabang sa kanya kundi sakit sa ulo, sa mga ng loob. Yes po, Sir Rafi. At saka, ano na po yan, ilang beses po namin napag-awayan, nangyari na nga po na minsan umuwi siya at bigyan niya po ako niyakap, nati-thank you siya sa akin. Tapos sabi ko, bakit? Hindi ko alam, nag-withdraw pala siya sa bangko ko, sa ATM machine, and bumili po siya ng kotse. Ganun po siya. Oh, impulsive buyer. Basta't maisipan niya, gusto kong bumili ng kotse ngayon, bilhin lang agad siya. Na walang paalam po sa inyo? Wala pong paalam po sa akin yun. May ganun pong moment. Okay. So, yung sinimot niya halos yung inyo pong 3 million na savings, ano po yung pinambili niya ng kotse o... Bili dito, bili doon, kung ano ang mga pinabibili niya muna. Bili po doon, bili doon. Magugulat na lang po ako may darating na parts na kotse kasi mahilig po siya sa kotse. Kaya nga po apat po ang kotse niya. Isipin niyo po ako po yung trabaho po ng todo. Tapos siya po yung may sasakyan na apat. Oh, tapos kayo ma'am, ilan sakyan niyo? Isa lang po. Buti nga po hindi pa nagawa yung lead of sale kasi ang tanga ko rin po na pag-usapan natin na kapag mga kotse sa kanya nakapangalan. Ngayon pag nakapunta ng bahay, ako naman daw ang nakapangalan. Ang nangyari, hindi makapagpundar ng bahay kasi bili ng kotse. Iyon lang. Lugi ka nga talaga. Kumbaga, winawaisan po kayo. Alam niya na hindi kayo makabili ng bahay at para hindi kayo makabili talaga ng bahay, i-invest na lang niya lahat ng pera niya sa kotse kasi yun ang nasa pangalan niya. Pagdating ng bili ng bahay, hindi siya papayag dahil yun ang nakapangalan sa inyo. So, winawaisan niya po kayo. So, ito pong apat na kotse niya o pera mong ginamit, nakapangalan sa kanya po? Lahat po sa kanya. Nako po, mahirap to. Actually, Sir Rafi, tinawagan po siya ng pinsan ko noong nakaraan kasi nag-live po ako at sinabi ko nakapakibalik na lang dahil sabi ko noon wala dapat akong kukunin. Pero para sa anak ko, total ginagamit niyo yung pangalan at binanggit niyo yung pangalan. Kahit hindi ikaw ang nag-upload at share mo pa rin at kasama mo sa bahay ang nagbabanggit. Sabi ko may utak kayo, alam niyo ayoko yan, may bata yan, nag-move on yan. So kukunin ko. At ang sinabi ng pinsan ko sa kanya, baka humingi ng tulong si Tony kay Sir Rafi. At ang sabi niya, edi panoorin daw siya, wala daw ako magagawa dahil sa legal na paraan, nakapangalan daw sa kanya kahit naging pera ko po yung panggastos. Okay, sige po, may konsulta sa abogado. Yung anak niyo po nasa inyo ngayon? Yes po, Sir Rafi. At hindi po siya active sa social media. Inaalis ko. Ilang beses niya po nabanggit sa social media yung anak ninyo despite the fact na binawalan niyo po siyang banggitin sa inyong away yung inyong anak sa social media. And then B, meron po kayong screenshot noon bilang ebidensya, yung mga pagbabanggit niya sa pangalan niyo. Yes po. Actually, Sir Rafi, dati naman nababanggit. Nag-overlap siya na malungkot siya. Kunyari, siya yung victim. So, hinayaan ko yun. Kasi, kita niyo naman po yung image ko. Medyo, makulit ako sa social media. So, hinayaan ko. Then, na lumabas yung totoo, doon lang siya huminto. Ngayon, sabi ko, once na mabanggit pa, once na isang beses na lang na madamay o gamitin sa content, kahit pabiro, kaya po ako mababawi. So, isang beses na lang po after ng usapan na yun. Okay. Paano po yung mga pagbanggit niya sa anak niyo, halimbawa, ma'am?
Hindi, ano po, ang ginawa po kasi na noon, kumalat po ng social media na meron nga saving kayro niya at nagastos niya po. At nag-sorry naman siya sa YouTube channel niya at okay. Sinabi niya na pasensya na, hindi niya nababanggitin. So, nangyari, nag-content sila na parang nag-aagawan sila sa bot. Sabi ng kasama niya, isoli ko na to. Sabi niya kanino, kay Tyronia, tapos tumatawa sila. Okay. Alam, sir, ano pong nakakatawa doon? Siya na bilang kahit na paano tumayo ng tatay kay Tyronia for 3 years, kahit marami naging problema, na sana wag po nilang pagtawanan yung ganun. Dahil siya na nga po yung gumastos, siya pa po yung tatawa. Tama po. Ano ba trabaho, ma'am, ni Rob Moya? Nag-aartista po siya eh, noong time na nakasama ko po siya. Pero bago po yun, minsan namamakla po. Ganun po yung naging word niya. Paano po nalaman na... Sinabi sa akin. Paano pong pagkasabi niya na namamakla po siya? Opo, inamin niya at minahal po siya ng buo. Sa totoo lang, niyakap po siya ng buo. Pero ang nangyari, ang sabi ko lang naman sa kanya, gusto ko maranasan na ako naman yung suportahan niya pagdating sa pera kasi mayroong bata eh. Single man po kasi ako. Okay. Pero ma'am, bakit kayo napamahal sa kanya? Kasi Sir Rafi, nag-start po kasi kami talaga nang walang-wala po kami. Okay. At marap po kasing makasama yung tao na mula po nung walang-wala kayo. Pagkasama po kayo na nag-grow, alam niyo po yun yung sa hirap at sa ginhawa. Kaso, nagbago po kasi lahat nung nagkaroon na po ng pera, nagkaroon ng pambili, nawala na ng oras, at marami ng sikreto. Ganun po yung nangyari. Ayun, okay. Kung tutusin, maganda yung life story po ninyo. Nagaling kayo sa wala, and then umangat, nakilala, nagkaroon ng pera. Ang siste, sana, yung kasabihan na sa hirap sa ginhawa, hindi na po natupad yun. Noong nagkaroon kayo ng pera, doon nagkagewang-gewang kung saan pakikita naging successful, doon nag-umpisa yung pag-fail ng inyong relationship. Napakasakit po noon. Yes po. Pero kahit na paano naging okay naman na po ako. Kahit actually, Sir Rafi, never ko pong sinabi sa kanya to. Pero meron kasi siyang maling pinag-openan ng problema niya. Opo. Na bago po kami maghiwalay, Sir Rafi, na may nakakausap na po siyang iba at may mahal na siyang iba. Hindi ko in-open sa kanya ever na alam ko. Kasi in-open niya sa pinsan ko. Hindi ko in-open sa kanya. Wala. Hinaya ako siya na kung hindi na ako mahal nito, may anak akong tao, kung gusto na ng iba, okay na, babay na. Yung mga sasakyan, hindi na pinapag-usapan, tinulungan ko siya maglipat, wala nang problema. Kumbaga yung paghihiwalay namin, hindi na po siya problema, nakamove on na ako doon kahit masakit. Kasi kaya ako ganito sa kanya kabastos at sinasabi ko kung ano siya klaseng tao. Kasi pinapatunayan niya sa akin at pinamasakyan din po ako ngayon. Okay. Hanggang ngayon pa, ma'am, patuloy pa rin niya kayong binabash or kung ano nang pinagsasabi niya sa social media against you and against your daughters? Actually, wala na po. Wala na naman na po silang sinasabi. Wala na po. Pero ang ayoko lang po talaga is gagamitin po yung pangalan ng anak. Kasi paghiwalay sa tati, ang layo ko na doon. Wala na po akong pakialam. May bago na rin po siya at okay na yun. Pero yung babanggitin yung pangalan ni Tyronia at tinatawanan dahil lang kinuha yung pera at isutoli daw po niya, nag-joke-joke sila. Hindi ko po talaga maintindihan kung ano pong nakakatawa doon. Okay. Sige po, si Attorney Garrett po, napuputol-putol po yung linya ng kanyang telepono. Kukonsultahin ko po sana kung meron tong kasong child abuse, lalo't pat pinagbawalan nyo siyang banggitin yung pangalan ng anak ninyo, pero patuloy pa rin niyang binanggit at meron kayong ebidensya screenshot at isa pa, pinagtatawanan po yung bata doon po sa kanyang pakikipag-communicate sa kanyang mga kaibigan. So, maaari po may child abuse case doon. Anyway, ito pong si Mr. Moya, ayaw niya pong sagutin yung aming mga tawag. Ano po yung mensahe niyo sa kanya, ma'am? I'm sure makakarating sa kanya ito, Ma'am Tony. Message ko sa kanya, sobrang yabang niya kasi sa pinsan ko nung isang-isang gabi na panoorin daw siya, edi sikat daw siya. Sabi niya ganun pagkakabi niya na, edi panoorin ako, bakit? Sabi niya ganun, nakapangalan sa akin, wala daw akong magagawa. So ganito, Rob, kung sa legality-wise, nakapangalan niya sa'yo, sige po pwedeng talo ako dyan, walang problem. Siguro pumunta na lang tayo sa ibang part na po pwede kitang kasuhan ng pagnanakaw dahil meron tayong mga ebidensya na sa lahat ng ATM machines, iisa-isahin ko yan na hihingi din ako ng tutok na makuha yung CCTV ng mga ATM machine na ikaw ang nag-withdraw at marami doon na pag-withdraw na hindi ko alam. Yes, I think ma'am, okay, without talking to Attorney Garrett yet, may point po kayo doon. Dahil akala ko kasi joint account. Hindi po. Yung pala, account nyo po yon. So, wala po siyang pera. Although nagsasama kayo parang mag-asawa, pero wala siyang pera. Now, pagdating sa demandahan at gusto nyo pong bawiin yung mga kotse ngayon,
I think may habol po, ma'am, kasi napag-usapan na to dati, may ganung klaseng kaso katulad sa inyo, na magpapatunay lamang na yung perang ipinambili niya ng mga kotse ay galing sa inyo. Therefore, meron kang stake doon sa kotseng yon. It's either 50-50 kayo doon or pwede mong kunin lahat yun or something to that effect. May habol kayo, ma'am. Kasi papatunayan lang na, hoy, saan galing yung mga kotseng pinambili mo? And then, doon na po dudugtong yung sabi nyo, yung mga ATM machines na kung saan nag-withdraw siya. So, hihingin nyo lang po sa banko. At yan po ipoprovide ng banko kasi account mo naman yon. Then, dudugtong-dugtongin yan. 1+1=2, bingo. Yun po. Malaking laban nyo po rito. Buti na lang at account nyo po yun. Diba? Yes, kasi kung po joint account, kailangan po permiso rin mula sa kanya kung papayag siya i-release yung mga videos na yun. Since ito is solely account mo lamang, pwede kang humingi at sabihin mo lang yung ATM ko nawawala at gusto ko malaman kung sino mga nag-withdraw, ipoprovide yun ng banko pronto. Diba, ma'am? Yes. Panalo kayo dito, ma'am. Okay. Yes. Sige po. Ibabalikan po namin si Attorney Garrett at malalaman niyo po yung sasabihin ni Attorney Garrett tungkol dito. So far, ma'am, malaking laban niyo rito. Salamat po, Ma'am Tony. Salamat po, sobrang thank you po. Magandang hapon po, Ma'am Tony. Ang kapal naman ang mukha nitong si Mr. Moya. Tsaka ano siya, ano yung parang tuso, ano? Opo. Pag kotse, akin, pangalan ko. Pero sa isang bahay kasi malaki-laki. Mautak. Mautak, ano? Mm-hmm. Now, paano nga makabili ng bahay? Kasi lahat ng pera ibibili sa kotse para sa kanya lahat mapunta. Hmm. Ngayon, nagkahiwalay na sila, hakot niya yung kotse. Nasaan yung bahay? Nakapangalan sa kanya. Ang masakit nito, ang naghirap, itong si Ma'am Tony. Kaya, ayan, may natutunan ulit tayo rito. Guys, pag nagmahal kayo, huwag todo, lalo't pa kung hindi kayo kasal. Medya-medya, magtira pa kayo ng konti. Ito si Ma'am Tony, nagmahal ng husto. Nasobrahan yung kanyang pagmamahal. Maganda yung story nila na walang-wala sila. Now, ang nasa isip niya na pag lumaki tayo, sabay-sabay ang paglaki natin sa hirap and then sa ginhawa. Kaso nung pagdating sa ginhawa, itong isa umispit, itong isa naiwan. Masakit itong nangyari kay Ma'am Tony Fowler. Pero si Mr. Moya ayaw magsalita. It's okay, choice naman niya yun. Pero so far, doon sa mga kwento ni Ms. Tony, base sa mga previous cases natin, malaking laban dito ni Ms. Tony. Yes, nadamay din yung anak kay Ida. Lalo pa yung pagdamay sa anak. Pero doon sa pagbawi, I think malaking ano nito, laban. Lalo pa yung sa ATM. Wala pala siyang sariling ATM. Hindi siya binigyan ng supplement ATM card. At hindi siya kasama sa account. Pwede sabihin ni Ms. Tony, ninakaw yun ng boyfriend ko. Bahala na siya makipag-usap. Huwag natin ite-telegram yung mga dapat sabihin sa korte. Diba? Mayayari ito. Good luck sa iyo, Mr. Moya. Good luck sa iyo. Sige. Kaano man ka utak ang matching, naisahan din. Dito naisahan ka. Kasi dun sa pagiging wise mo, nabutasan ka. Butas ka kay Pering at saka kay Dagol. Yan sigurado. Di ba? Nabutasan ka. Ito ang bubutas. Totoo yan. Huwag ka mag-alala. Si Pering Dagol, maraming time. Mambutas. Hindi nga lang bulsa ang binubutas ng Pering Dagol, kundi wet po. Wet mo ang mabubutas dito. Na may kasamang grasa. Sige. Pumada, hindi, luma na yun. Sabi naman tao, hindi namin maintindihan. Ano yung pumada, idol? Baby oil. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.